araw sa lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa addition and subtraction of decimals. Sa inyong module, makikita ito sa Module 5, Lesson 3. Sa mga nakaraang diskusyon natin, napag-usapan natin ang addition, subtraction, multiplication, and division of integers, as well as fractions. So ngayon, i-explore naman natin yung konsepto ng decimals. So, lalagyan natin ng operations yung decimals. Okay, so yun yung focus of discussion natin sa topic ko na ito. Okay, so una muna tayo sa addition of decimals. So merong mga rules na kailangan nyong i-familiarize at kailangan nyong intindihin upang ma-apply natin ang operation ng addition sa decimals. Okay. Unang rule or unang step, align the given decimals according to their corresponding place values. So kung magbabalik-aral tayo sa place values in which na na-i-discuss nyo yan during your elementary years, no? So kailangan nyo magbalik-aral nun. So yung rule number one is i-align lang natin yung dalawang decimals according to their place values. Okay? So i-illustrate natin yung rule number one. So meron kang add 5.23 and 13.165. Okay. So sabi sa rule number one, align the given decimals according to their place values. So sa madaling sabi, okay, kung hindi mo na masyadong kabisado yung place value, yung goal lang ng rule number one is i-align mo lang yung mga decimal points ng bawat decimal number. So, isusulat ko una yung first decimal number, which is 5.23. So when you say align, so gagamitan mo ng vertical method yan. Sa baba mo isusulat yung pangalawang decimal number. Since add, plus sign tayo. Okay? Kung gagamit tayo ng place value, ang place value ng 5 ay ones. Okay? Ang place value ng 2, since after na siya ng decimal point, ang place value niya ay magiging tenths with th. Okay? Ang place value ng 3 ay hundredths. Yung place value naman sa second na number na tayo, yung place value ng 3, siya yung pinakamaliit before ng decimal number. So ito yung ones. Pero may katabi si 3, which is 1. So ang place value niya ay tens. Walang th yan. Iba yung tens tsaka tenth. Okay? So dito tayo after, sa mga digits after ng decimal point. So yung 1 is katulad nung 2 sa kabila, siya yung tenths. Yung 6, hundredths. And lastly, yung 5, thousandths. Kapag gagamit ka ng place value, ito yung paraan. Okay? So, yung magkakaparehas na ones at eto, i-align mo lang. So, si 5 tsaka si 3, mag-a-align yan. Yung tenths sa unang decimal is si 2. Yung tenths naman sa pangalawang decimal is si 1. So, i-align mo ngayon si 2 and 1.
Si 3 na hundredths place value. Si 6 naman dito sa kabila yung hundredths value. So 3 at 6 i-align mo. Pero kung titingnan mo, may isang digit pa after ng decimal point yung second na number, thousands. Wala namang thousands dito, so wala siyang ka-align. Wala siyang kapares. At may isang digit pa rin sa second value or second decimal number, si 1. Tens ang kanyang place value. Wala namang tens dito sa 5.23. So wala din siyang partner or wala rin siyang katapat. Okay? So, lalagyan mo lang ng decimal point. So kung titingnan mo, align yung mga decimal points ng bawat decimal number. So kahit hindi ka gumamit ng place value, yung goal mo lang is i-align mo yung mga decimal points. Okay? So, ito yung rule number 1. Yung rule number 2, add the decimal numbers just like the whole numbers. So, i-add mo lang vertically. So, anong mangyayari sa mga digit katulad ng 1 at 5 na wala namang kapares? Pwedeng mag-add ka ng 0 or pwede rin para mas mabilis at mas madali, i-bring down mo na lang yung walang mga kapares na digits. So, 5. Kapag bring down mo, pwede rin namang maglagay ka ng 0. So, 0 plus 5, yun din, 5. 3 plus 6, 9. 2 plus 1 is 3. 5 plus 3 is 8. Since walang kapares yung 1, again, may option ka, pwede mag 0, pwede rin lamang automatic bring down. Kasi addition lang naman eh. Okay? Hindi ka required maglagay ng 0 pag addition. Pero pwede ka rin maglagay. Okay, so 18395. Kung titingnan mo, aligned yung decimal points ng dalawang decimal numbers. Ibi-bring down mo lang. So ito ngayon yung sum or sagot pag inad mo yung 5.23 at 13.165. Dagdag halimbawa para mas maintindihan pa. So add the following. 9.48 plus 7.18. So diniretso ko na. Step 1 is to align the two decimal numbers. So aligned na yan. So step 2, add each digits as if you are adding whole numbers. So 8 plus 8 is 16. So 6, or ike-carry mo yung 1. So ngayon, 4 plus 1 is 5. 5 plus 1 is 6. And 9 plus 7 is 16. Since last digits na ito silang dalawa, so isusulat mo ng buo yung 16. Ihuhulog mo lang yung magka-aligned na decimal points. Then the sum is 16.66. So negative 10.625 plus negative 7.08. Diba yung konsepto ng addition of parehang negative numbers, ang rule dyan eh, kapag parehas na negative yung signs at kapag inad mo sila, eh, yung sagot mo ay eh, automatic na negative rin. Okay? So, wag muna nating isipin yung mga negative signs.
Okay? So, isusulat natin through step 1. Aalisin natin yung mga negative para hindi ka malito. 5 plus 7.08. Ba't ganito yung pagkasulat ko sa 7.08? Kasi nga i-align ko yung mga decimal points. Hindi ko pwedeng dito isulat kapares ng 1 yung 7. Kasi hindi na mag-a-align yung mga decimal points. So, step 2, i-add mo na lang sila as if you're adding whole numbers. So, titingnan mo, walang kapares yung 5. So, bring down 5 ka na lang. Kahit maglagay ka ng 0, 5 plus 0, 5 lang din naman. 2 plus 8 is 10. So, 0, carry 1. 6 plus 0 is 6, pero may kineri kang 1. So, 7. 0 plus 7 is 7. And 1, wala siyang kapares. So, pwede mong diretso i-bring down yung 1. Ihuhulog mo yung decimal point. So, the sum of negative 10.625 and negative 7.08 is 17.705. But then again, yung rule is kapag dalawang negative inad mo, negative din yung value niya. So, the final answer is negative 17.705. Okay, paano mag-add ng decimals? Pag ang isang decimal is a negative number, at yung isa ay positive. So, balik-aral tayo sa rules ng addition of integers. Diba? Kapag hindi parehas yung signs, isusubtract mo yung dalawang decimals at ikakopy mo yung sign ng mas malaking decimal. No? So, i-apply natin yan ngayon. So, since magkaiba ng signs, so hindi tayo mag-a-add, isusubtract natin yung dalawang decimal numbers. 22.34, so minus 8.582. Okay? So, kung titingnan mo itong 2, wala siyang kapartner. But reminder, magma-minus na tayo. So, kailangan natin lagyan ng 0. So, that 0 minus 2. Hindi ba? Hindi pwede. Kasi mas maliit yung nasa taas kesa nasa sa baba. So, anong gagawin? Magbabaro tayo ng value. Alright. So, gagawin nating 3 yung 4. At yung 1 e pupunta dun sa 0 na magiging 10. So, ang value nito ngayon ay 10. 10 minus 2, 8. Okay? Sunod. 3, hindi na 4 yan. 3 na lang yan. Minus 8, mas maliit pa rin yung nasa taas. Baro ka na naman. Dun sa isang 3, magiging 2. Magiging 13 yan. And 13 minus 8 is 5. Sunod, 2 minus 5, baro ka ulit kasi mas maliit eh. So, magiging 12 yan. And 12 minus 5 is 7. Ito, 1 minus 8 cannot be. Baro ka ulit. Magiging 11 na ito. And 11 minus 8 is 3. At 1 minus wala. So, pwede kang maglagay ng 0. 1 minus 0 is 1. Okay? Ihuhulog mo yung decimal point 13.758. Pero, yung mas malaking decimal ay 22. At yung sign niya ay negative. So, yung value netong different, yung sum mo is a negative
number. So, negative 13.75